Noong unang panahon, may isang dalaga na nangangalang Cinderella. Siya ay nakatira kasama ang kanyang madrasta. Hindi gusto ng madrasta si Cinderella, kaya araw-araw siyang pinagtratrabaho at pinapahirapan ito. Si Cinderella ay may dalawang kapatid sa labas. Ang kanilang pangalan ay Amnesia at Anesthesia. Ang mga ito ay hindi kailanman nagtatrabaho. Nagiikot sila sa kanilang bahay, suot ang kanilang magagarang damit at palagi nilang pinagtatawanan si Cinderella dahil ang kanyang damit ay pangkaraniwan lamang. Isang araw, may isang sulat na dumating sa bahay nila. Anesthesia, Amnesia, pakinggan niyo to. Bakit po inaay? Binasan niya ang sulat ayon dito. Ang inyong anak at prinsipe ay manimili ng mapapangasawa bawat dalaga sa kanila ay dapat lumalo. Pwede rin ba akong lumalo? At ikaw? At tumawa sila. Pero sabi doon sa bawat dalaga sa kaharian ay kailangan lumalo. Ay, maaari kang pumunta sa Diyo. Maaari kang pumunta kung manin mong gawin ang iyong mga trabaho at mayroon kang damit na isuot. Salamat po. Ay umakyat sa kanyang kwarto. May ilang daga na nakatira sa kwarto ni Cinderella. Sila ay mga kaibigan ni Cinderella. Siya ay gumawa pa nga ng maliliit. Hulaan niyo, ako ay pupunta sa isang sarusalo sa palasyo. Hooray! Kailangan lang itong ayusin ng kaunti. Pinapakita niya sa kanila ang luma niyang damit. Cinderella! Bumaba si Cinderella. Gusto ko rinisan mo, isaig, akunasan mo ang madintana at pagdala mo ng alitabok ang mga kortina. Ngunit ginawa ko na yan kahapon. Gawin mo uli. Diyos ko, wala na po oras upang ayusin ang aking damit. Cinderella ay kanilang pinagtrabaho, trabaho, trabaho. Mauubusan na siya ng oras para ayusin ang kanyang damit. Magaya natin yan, maayos natin ang damit ng Cinderella. Pumasok si Nagas at Jack sa isang malaki. At inihagis niya ito. Ang madrasta at kanyang mga kapatid ay hindi nakapaniwala sa kanilang nakita. Sila ay naiwang nag-isa. Tumakbo si Cinderella patungo sa hardin at sumunod ang mga daga sa kanya. Anong pumunta sa salo-salo? Ngunit, wala ng saysay ko ngayon. Hindi na kailanman matutupad ang ating mga kahilingan. Oras na mga anak para pumunta kayo. Punta tayo sa salo-salo. Hanggang kala ba, Cinderella? Hindi pa po. Wala na akong oras para ayusin ang aking damit. Pasdan nila si Cinderella habang umaakyat ito sa kanyang kwarto. Nang buksan ni Cinderella ang pinto, may nakita siyang isang kamanghang-mangang bag. Ito, pinakamagandang damit na nakita ko. Agad itong nakita ni Cinderella at isinuot sa kabumaba. Punta, mayroon akong damit. Hindi aking mahal. Niyala si Cinderella. May isang maliit na babae na may pangkumpas. Batang ninang, narito ako upang tuparin ang iyong mga kininan. Bibidi, bibidu, bibidu, boom! Maaari na kitang isaya? Oo naman. Buong gabi, si Cinderella lang ang isinayaw ng prinsipe. Sumayaw sila na parabang nasa isang panaginip. Lahat ay nagsabi, anong ganda naman niya? Sino kaya siya? Dumaan ang oras ng napakabilis, biglang tumunog ang orasan na nagsasabing hating gabi na. Biglang tumakbo si Cinderella palabas ng palasyo. Habang siya'y tumatakbo, naiwan niya ang isa sa babasagin niyang sapato. Ang sapatos na ito ay siyang pakakasalan ko. Grandok, pwede mo ba akong samahan ni Bukit ang mga bay para ipasok sa kachunilas na ito? Oo naman po. At sila ay naglalakad sa malayong dapit. Sinubukang suotin ni Amnesia ang sapatos, ngunit ang paa niya ay mas mahaba pa. Anesthesia naman ang sumubok, ngunit ang kanyang paa naman ay mas malapad. Lumakad na sana sila, kaso may narinig sila na kumakanta sa itaas ng bahay. At bumalik sila sa bahay ng madrasta. Ako
Kaya ay nagtungo si Cinderella sa palasyo at pinakasalan ang prinsipe at sila ay nagsama ng masaya.